Sino ba ang hindi takot mamatay? Walang makakaligtas o makakatakas sa realidad. Lahat tayo ay makakaranas na pumagitna sa buhay at kamatayan. Sa sitwasyong iyon, sino ang pagkakatiwalaan mo ng iyong buhay? Sa paglipas ng panahon, wala na sigurong bagay ang hindi nagbabago. Sabi nga nila, ang pagbabago ay di mo mapipigilan. Kita ito sa klima, sa politika, o maging sa nararamdaman niya para sa iyo. Lahat ay nagbabago. Kung may magandang naidulot ang pagbabago, isa sa mga ito ay ang pag-unlad sa kalusugan at medisina. Noong dekada 90, ang malaking hamon ay ang pagbawas ng death rate ng mga sanggol, bata, kabataan at young adults. Kalaunan, naging focus ng mga ahensya ng kalusugan ang pag-iwas na lamang sa mga sakit. Noong taong 2010 ay nagpatuloy ang pag-focus sa pag-iwas ng mga sakit. Subalit may mga idinagdag pa na mga layunin ang World Health Organization or WHO o ang ahensya na nagbibigay importansya sa pangkalahatang kalusugan sa buong mundo. Una sa mga ito ay ang pagbibigay diin sa kalidad ng buhay, well-being at functional capacity. Ang ikalawa ay ang matapang na hakbang upang hindi lamang iwasan kundi subukang tulisain ang mga sakit. Isa ring indikasyon ng pag-unlad sa medisina ay ang paghaba ng life expectancy ng isang karaniwang tao. Kung noong 1900, ang life expectancy lamang ng isang taong isinilang sa panahong ito ay 47 years, tumaas ito ng 60% noong taong 1930. Sa ngayon, ang average life expectancy ay nasa 76 years na. Tulad ng lahat ng matatayog na puno, ang medisina ay nag-umpisa rin sa mga binhi. Noong unang panahon, noong panahon na di pa marunong magsulat at magbasa ang mga tao sa mundo, ay mayroon ng medisina. Bagamat, ang mga paraan ng paggagamot noon ay bunga lamang ng ekstrapolasyon at paghihinuha ng mga anthropologist. Ang unang ebidensya ng operasyon sa bungo ay mula pa sa Stone Age. Tinatawag na trepanning ang operasyong ito kung saan binubutasan ang bungo. Ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng mga primitibong tao ay di tiyak. Marahil ay para mailabas ang pressure sa utak ng mga tao may injury sa ulo. Sa paggamot ng mga sugat at sakit, pinaghalong common sense at mahika ang gamit ng mga primitibong tao. Alam nila na ang apoy ay nakakapasok, na ang mga kagat ng hayop at mga kasangkapang paggubat ay nakakasugat. Simple ang paggamot nila sa mga ito. Halimbawa, tinatabunan ng mga Australian aborigines ang kanilang kamay ng lupa at pinapatigas sa init ng araw. Ang ugat ng modernong medisina ay nagmula sa Greece. Pinaniniwalaan ng mga Griego si Aesculapius bilang diyos ng paggaling. Marami ang nagbibigay alay sa kanyang templo at doon natutulog sa paniniwalang bibisitahin niya sila sa kanilang panaginip at nang sila ay gumaling. Noong 500 BC pa lamang, may isang lalaking nagngangalang Alcameon ng Croton na nagsasabing na ang katawan ay malusog kung may balance ng init at lamig, basa at tuyo. Ngunit, ang pinakasikat na Griegong manggagamot ay si Hippocrates. Hindi siya naniniwala sa mahika, ngunit sa mga herbal na gamot lamang. Si Aristotle ay naniniwala na ang katawan ay may apat na humors, ang phlegm, blood, yellow bile, at black bile. Kapag daw may sobra siya sa kahit isang humor, ay magkakasakit daw ang isang tao. Kalaunan, nasakop ni Alexander the Great ang Ehipto.
ipinatayo niya ang City of Alexandria at maraming paaralang pangmedisina ang nabuo doon. Ang mga doktor doon ay nakapag-dissect ng tao at nagkaroon ng kaalaman ukol sa anatomiya, ngunit konti lamang ang pag-unlad sa kaalaman ukol sa mga sakit. Naging mahaba pa ang paglalakbay na ginawa ng medisina. Marami pang tao ang mga nagbigay kontribusyon sa kaalaman ng medisina bago ito natin nakilala ngayon na isang agham ng pagpapagaling. Ang kalusugan ang pinakabinibigyang importansya ng medisina. Ang kalusugan ay ang physical, mental at social well-being at hindi lamang ang kawalan ng sakit at kapansanan. May dalawang paraan ng paggagamot, ang scientific approach at ang traditional approach. Sa scientific approach, ibinabase sa siyensya ang paggagamot. May mga pag-aaral na ginagawa tungkol sa mga sakit at kung paano ito gagamutin. Ang mga nagbibigay ng ganitong paggamot ay ang mga doktor. Dito sa Iloilo, naglipa na ang mga hospital na nagbibigay ng mga pinaka-advanced na teknolohiya upang gamutin ang mga sakit. Ang traditional na paggagamot naman ay nakabase sa kultura at nakasandig sa paggamot ng herbal o natural na mga kasangkapan. I am Dr. Jasmine Simura Hulu, a practicing pediatrician here sa Haro, Iloilo City. Si Felisa Tadoy. Si Leonisa Enceto Lerpedo, 78, nagkaparangay Briones Galego. Okay, so starting after graduation sa medicine, so that was last 2005, so mga kila na, 11 years. 11. Sobra na mga 30 years. Ang mga katiyuan ko pa man nga mga albularyo, mga nagapang hilot, nagapang luya. O, kung makapanan ka na gani, nga mapatupadan ka, nga ikaw naman mambulos, ikaw naman na. Iyawan ko siyang baboy, ang manakla. Hindi anyos yun. Dahil siguro sa ako, pinalinan yung mga angkat, yung mga miti ko sa na-influence yan siguro. Ano yan? Sa doktor, dapat, ano siya eh, clinically based. Okay? So dapat may basihan ka, mag-create ang ginadala natin, ang algorithm. Iban, bases is laboratories, like laboratory x-ray, CBC, urinalysis. Pero not necessarily, pagpa-check up sa pasyente is request na yun. Case-to-case basis. Ang hilot kasi sa katao, ang ginabanyos ko na yung mga efficacent oil o compound di arco, amo na. Inutanan ng mga buong rin ng halo-halo o ng baybon na i-aplikar sa may masakit na. Pabuog ita amin sa lawas, pabuog sakit sa mga kaunod-unuran, sa mga ulo. Ito yung daan ng cardio function. Sa Subo, ang common yung mga masakit is pneumonia, LBM. Kaya daw wala pa man cases, andun kay Subo. Sakit ang ulo, may araman nga hililuton sa bilog yung alawas, tapos may araman nga mga balda, mga tipalo. Ay masakit ako, kayang bulmod. Sakit ni sa baba nga lang ang masakit kasi ang baga kong tawgod, kaya kong bunod. Okay, so regarding traditional medicine, hilot. Common sa kabataan, hilot, gidman, iban. So before sila na magpa-check up, mga 50% nagpa-check up na sila sa hilot. Pero kung isa, kasi may contraindications man mag-hilot, like kung mag-pneumonia ka, kung hiloton ka, kasi pukarin mo nga plemas. So, kadasig siya lapta. Ibanti nga lang, after hilot, grabe ang hilanan. After hilot, grabe ang hap. Hindi ba man na-diferensya kung nagkakatuya sa doktor, balaan mo na yan ang
sakit sa mga tao, iya sa mga bata, doon doktora naging man na iya, pras na din ang mga pneumonia. Hindi man kami na iya kabulong sa mga pneumonia, para doktor na na iya. Mabuti man, kaya may mga pasyente man kung agahilot, pero mas advisable tani, pa-check up anay. So pwede man siya kaguhan din han, pero mas nami, iguro na ako ng medical. Ang mga adult na pasyente, kung hindi mag-ayo sa doktor, sa mga kwak-kwak doktor or sa may ano, sa may mga ano na albularyo, eh kung hindi na yung ma-explain sa scientific, di sila yung may explanation. Nabulot-butan na iya nga, para sabihin nga iban mga bata, kung sa linyada mo nga bulot-butan, may mga pasok na lain man na iyang nagakuha sa linyada, yan na lain man ang nagaluya lang iya, balaan mo ang sa linyada nga nang may pasok. Ay man ang tao nga nagkuha sa mga pasok. Pero kung nagaluya ka lang na, alang-alang kung hindi ka nakakuha sa mga pasok. Especially sa time subong na tamaan, naging ka-high-tech, may CT scan. Siguro doon mga 0.1%. Or pwede man nga sa lugar nga wala doktor, hindi ma-explain. Pero kung ari ka lang diya sa city, doon wala ginsang hindi ma-explain. As long na makapalaboratory. Wala na yan. Kung sa mga herbal medicine na iya, sa mga doktor, ilan na yan nila. Hindi niya na. Wala na na kami dahil labo. Kaya bala mo, na-studyuhan na ito. Ano na nila mo? Kapatid, anak ako dahil nagmayad ako pagbutbut ka ko ni. Mga tao nga ron niya iba, nga uwa tagapati sa mga mediko. Sanda ron ito kita sa ospital dahil kaya na naman itong bayad. Nagwasan na tiwala sa mga matutulungan sa liwan. Lahat tayo ay makakaranas na pumagitna sa buhay at kamatayan. Sa sitwasyong iyon, sino ang pagkakatiwalaan mo ng iyong buhay? Sa huli, walang gamot ang makakapagligtas sa iyo. Walang dinikdik na dahon ang makapaglulunas sa iyo. Walang hilot ang makapagpapaginhawa sa sakit na iyong nararamdaman. At walang makinarya ang makakapigil sa kamatayan na hindi natin kailanman na matatakasan. Talaga bang ang kalusugan ay kayamanan o ang kalusugan ay para lamang sa mayaman? Dahil ang katotohanan sa mundo ay kung wala kang pera, walang sasalba sa iyo.